last. Hi everyone! Hello mga Dars! It's me! I'm back mga darling! Yes! I'm back talaga. So medyo matagal na, almost a month na hindi ako nakapag-vlog talaga. Kasi kasi mga Dars, hindi ako makapag-vlog. Ang time lang talaga mga darling, no? So at saka yung alam niyo naman yung niche ko is about plants, ganun. So, yung a lot of changes talaga. Ang laki ng ang changes ko noong when I came here sa place namin dito sa Kulambugan. Kasi alam niyo naman, yung vlog ko doon talaga sa Ubay, yung content ko andun lang sa paligid mga Dars kasi ang dami mga plants doon. So, actually, I suppose not to vlog this one mga Dars, but everyone deserve to know kung bakit ako hindi nakapag-vlog talaga. Kasi alam ko naman na mayroon ding tumatangkilik sa vlog ko, mayroon din nanood sa vlog ko. Yung mga avid subscribers ko talaga, no, you deserve this kasi na-receive ko talaga yung mga messages nyo. Nabasa ko po yun at I feel so touched talaga nga. Feeling ko kasi sa tagal na mayroon pa pala ang gustong manood sa vlog ko. Nahiyaan ako to share this to you mga Dars, but you need to know naman mga darling, you deserve to know the truth. So alam niyo naman mga Dars, sa last vlog ko na sabi ko sa inyo na I'm here, it's because I'm taking care of my parents. So alam niyo yung actually pagpunta ko dito kasi alam niyo kasi so, at paano ba ito sabihin mga Dars? Kasi ako lang talaga mag-isa dito mga darling, nag-alaga sa mama at papa ko. Their age na mga Dars. My father is 77 years old and my mother is 73 years old. So, yung papa ko yung pumunta ko. Kasi yung pag-uwi ko dito, biglaan. So, actually, naka-plan na yung pag-uwi ko dito. Pero naaga lang siya kasi na-hospital yung papa ko. So, ganun. So, umuwi ako dito. And then, actually, my mama also, mga Dars, is, na-stroke na kasi yung mama ko, hindi na siya makalakad. Kailangan siya, mag-assist sa kanya. At saka yung papa ko din, kailangan yung assist din yung papa ko. Kasi, you know, their age na. Parang nabigla ako for 3 years, hindi ako nakauwi. Kasi, 3 years ago, kasi okay pa sila, mga darling, no? Parang ganun yung, I live to my younger sister. Ganun. So, yun. So, ako na lang mag-isa dito kasi yung younger sister ko yung nag-take care sa parents ko. Nagbukod na sa mga darling kasi mayroong something family, trouble, something like that. Kasi, ganun. So, hindi siya masyadong naalagaan kasi yung sister ko dito, yung nag-alaga sa mother ko, mayroon siyang tatlong anak na. So, yung panganay talaga, ako na nag-take care dito. Dito na sa so, tatlo na inalagaan ko mga Dars. Yung mama ko, yung papa ko, tsaka yung panganay niya. So, ipinaiwan ko na lang dito. At least, mayroon akong kasama dito mga Dars. So, yun yung life ko. Ihatid ko din siya sa school. Ganun, everyday. So, ganun mga Dars. So, yun na nga. So, parang hindi inalagaan yung father ko. So, alam niyo naman sa vlogging ko ha, sa totoo mga Dars, ang laking tulong talaga sa inyo. Thank you so much. At kahit papaano, sumasahod din ako mga Dars. So, hindi man malaki kasi alam niyo naman, maliit lang yung mga views ko. Pero at least nakatulong talaga siya mga darling, no? So, when I was in Bohol, yung sister ko din, binigyan niya ko ng love gift kasi I take care also my niece doon, yung the youngest. Ako hatid sundo, ganun-ganun. So, binigyan din niya ako. So yun. So, makaipon talaga ako, mga Dars. So, makapadala pa ako ng pera dito. Aside yung sister ko doon, kasi magpadala siya ng pera dito sa parents ko. Ako din. Mayroon din ako. Makapadala dito, mga darling. Ganun. So, they are okay. They are fine. But, siguro, sa buhay ngayon, mahirap pag walang trabaho. Yun na nga, yung sister ko dito, yung nag-aalaga. So, hindi masyadong anong tawag doon. Basta ganun mga Dars. So, everything is fixed naman, no? Everything is good. There's reconciliation. Okay naman lahat. So, decided na lang talaga na magbukod sila. So, I also decide na ako na lang dito mga Dars. So, dati kasi, no? After uwi ako dito, balik naman ako doon. So, bilang nagbago ang lahat. Ganun mga Dars, nagbago ang lahat na nagkakaroon na siya ng partner. Kasi oo nga, pag before ako pala umalis doon, wala pa siyang partner 3 years ago. So biglang nagka-partner siya kasi hindi naman siya pwedeng, hindi naman siya younger, lumaki naman siya, ganun. So isa pa yung anak niya noon siguro.
is 3 years ago, parang isa pa yung anak niya. So, ang bilis mga guys, tatlo na yung anak niya. Ay, ganun. So, kasi yung first, kailangan pa ba i-share ito? So, my point lang is, ano, yung mahirap talaga yung buhay sa sitwasyon niya. Tatlo yung anak niya, tsaka yung partner niya, hindi pa stable yung trabaho. So, ganun. So, marami tayong maririnig sa mga kapitbahay, mga marites. Ganun. So, yung doon naman, so, nakarating din doon sa amin. So, I hold on talaga doon kasi, ano lang ako, parang neutral lang ako. So, sabi ng mga kasin ko, hindi daw ako nakikinig, ganun. Kasi alam ko naman, alam ko yun. Kasi pag magagalit ako, so, sino naman magtitaker niyo sa parents ko? So, pinabayaan ko na lang siya until yung hinintay ko na makauwi ako dito. So, ganun mga daddy. So, everything is okay naman. Lahat na okay na siya. Kasi mayroon ka talaga yung reconciliation. It takes time. Pero, October, November, December, it's January na mga 4 months na andito ako sa amin. So, na okay na ang lahat mga darling. So, makapunta na sa dito. Pero ganun mga darling. So, yun, akala ko it's easy. Hindi siya easy, no? So, actually, yung vlog ko na ito, mga Dars, hindi ko sana ito sabihin sa inyo, but I want, no, alam nyo, yung na-encourage ako and also to inspire everyone kasi, mga Dars, no, sa lahat dyan na mayroong inalagaan na parents nila. So, I'm doing this, no, because of the love of my parents. So, sa totoo, yung, ano talaga, yung stressed. Tingnan nyo naman yung mukha ko, mga Dars. Ano mga darling ba? So yung pag-aalaga talaga, ando yung stress, fear, worried, ganun. Kasi yung labi na, especially yung magkasakit, not feeling well. Yun na nga ako, yung mother ko ngayon is not feeling well, mga darlings. So mahirap siya, mga darling, kasi alam nyo, actually, mga darlings, no, right now, walang-wala talaga ako, mga darlings. I have nothing talaga. Parang I give up everything, especially yung vlogging ko. So sabihin mo, mayroon akong sahod monthly, nawala siya mga darling because of my parents. Pero hindi ko na pinagsisihan naman mga darling. Nga, iniisip ko nga, ano bang gagawin ko? Kasi wala ko talagang magawa mga darling. Kasi subsub talaga ako dito from morning talaga mga darling. So, everyday, routine yung ginagawa ko. Yung everyday mga darling, yung ginagawa ko routine talaga, pabaulit-ulit, ganun. Magluluto, maglalaba, ganun mga darling. So, I drag my mother to go out kasi manood siya ng TV. Then, pagkagabi naman, ando naman siya sa loob. At saka yung papa ko, binabantayan ko din kasi makalimuti na mga darling. Ulit-ulit lang sinasabi. So, no, alam nyo, ano talaga, ayun naman na mayroong purpose si Lord, mga darling. Alam ko yun. So, yung, alam nyo ba, yung pag-uwi ko dito, mahirap. Kasi, alam nyo, kasi kay Lord kasi, yung mayroon kang gusto, mga darling ba, gusto mo yan, pero ayaw ni Lord. Kasi ang gusto ni Lord, may something, may purpose si Lord, the best ang gusto ni Lord para sa iyo. So, yun na nga, so nakita ko dito, ay, ganito pala yung sitwasyon dito. So, yun na nga, so, andito ako, mga darlings. Andito ako ngayon, so, tingnan nyo naman, mga darlings, no. Pumapayat ako, mga darlings. Ewan ko, para for me, pumapayat talaga ako, mga darling. Kasi, hindi, kumakain naman ako, pero hindi na masyadong kumakain. Yung ano siguro, may maraming iniisip. Kasi ang hirap mga darling, uy, labi na wala akong trabaho, I rely on to my sister. So, kaya nga, nagbablog ako. Sa totoo ha, so mayroon pa akong kunting, ano, sahod ko pala. Mayroon akong sahod pa sa YouTube na hindi ko pa makuha kasi hindi pa siya $100. Kasi 3 months na, ilan ba ako? Parang 2 months ako hindi nakasumasahod. Parang 2 months. O kasi wala ako masyadong na-vlog. 2 months or 3 months. So matagal na. So mayroong napipinding dyan. Mga almost $90. Kasi sa vlog ko kasi makasahod ako pag $100 na. So konti lang talaga mga darling. I think I need $7 para makasahod ako. So sana in this vlog no, maka-reach ako ng $7 mga darlings. Para naman at least no. So ano nga. This money, no, it's not for myself, it's for my parents. Kasi to mga darling, grabe yung gasto kasi yung mga diaper, yung food to eat every day, ganun. Nakakahiya man sabihin, no. So, ako pa rin itong dars nyo na nakilala nyo dati, mga dars. Siguro, I look haggard.
ganito yung setup ng lugar ko kasi dito naman talaga ako nakatira. Yung Bohol, yung sister ko naman doon. So ito talaga yung bahay ng parents ko. And also, my parents gusto talaga sa dito. Sa nagtatanong bakit hindi daw yung parents ko andun sa Ubay, doon na kami dati. Doon talaga kami yung adar. So umuwi talaga sa dito kasi alam niyo yung mga tatanda, gusto talaga umuwi sa kanilang lugar. So gusto kasi dito kasi malapit ito sa dagat. Oh. So tingnan niyo mga darling, oh, yung Cebu namin malapit talaga matapos. So ganun. So ganyan yung buhay ko ngayon. So ngayon mga darling, ang mahirap lang talaga sa pag-alaga ng parents natin, no, especially yung magkakasakit. So right now, andito ngayon ako, I'm on trials kasi my mother is not feeling well. So, maroon, ubo, ganun. Nakaka-stress mga guys. There was a time, no, nga, hindi ka makatulog. Like 1 a.m., 4 p.m., palagi kang nagising talaga. It's because lagi akong tinatawag. So, I pray to God, no, nataasan pa yung pasensya ko. Kasi hindi mo talaga siya maano. Sometimes, you raise your voice. Parang magalit ka, parang ganun. I don't know, but thanks to God, God reminds me na huwag ganyan. Yung prayer ko lang, bigyan ako ng mataas na pasensya. Of course, strength, mga there's some good health. Kasi paano lang maano. Ngayon, no, I need to, ano talaga, to tibayad ang loob kasi mahirap na. Kasi ako lang talaga dito, mga darling. So, siguro for my next vlog, mga darlings, no, so, I don't care kung manood kayo o hindi. Basta gusto ko lang, I will show you na lang siguro yung ginagawa ko everyday. Everyday nung mag-vlog ko ang ginagawa ko. Nakakahiya man kasi, you know, this place talaga, ang bahay namin hindi pa siya masyadong natapos. But na-stop siya mga darlings kasi andun ako sa Bohol. But hopefully soon, sana ako na makapatapos dito. Ah! Prophetic. Nasa isip ko kasi, no, well, na buhay pa ang parents natin. We give them so much love and care, mga guys. So gusto ko ipakita sa iba na yung katulad yun na experience nyo, yung kagaya ko, yung experience yung ganito, siguro at least, no, appear. So at least, no, maka-inspire tayo sa iba na pangalagaan natin ang ating parents talaga. With so much love, ganun. So, ganun mga guys. So, actually, right now, yung mama ko natulog. So, bibili pa ako ng kamote later kasi paborito kayo yung kamote, mga guys. Kanina, umalis ako, nagkuha ako ng mga kangkong kasi my father request na kangkong talaga. Buti lang may garden yung cousin ko dito. So, nagkuha na ako ng kangkong doon. Stress ako, mga darling, sa totoo lang, mga guys. Stress talaga ako, mga darling, as in, mga darlings, parang feeling ko nga I have no one else, no? Parang wala akong kasama, parang ako lang. So, I'm grateful to the Lord, no? Kasi andun siya talaga, andun talaga si Lord. Sometimes, I know si Lord is working talaga, mga darlings. Even though nga hindi natin nakikita, but He is still working talaga. I know that. So, I stand to God's promises. Dapat is, the key is being obedience talaga, no? To obey God, ganon. So, ngayon mga doors, my sister texted me na andun na daw, mayroon na daw kamote sa merkado, sa market. So, alis na naman ako ngayon kasi bibili ako ng, ano, ng kamote. Salamat lang ako mga darling, no? Kasi, alam nyo, yung motor andito kasi anytime talaga kung mayroon akong bilhin sa market makago ako kahit old model yung motor okay lang talaga kasi importante talaga para sa akin yung motor kasi kung mayroon akong bilhin doon makabili talaga ako mga darling. So for now mga darlings, please mga darlings, alis na ako mga darling, no, sana talaga nga sana, I hope na patuloy pa rin kayo mga guys. Always ko sabihin na patuloy kayo mag-support sa akin. Please watch this vlog. Please don't skip ads. Kasi I want to, gusto ko talaga umabot sa $7 ngayon para $100 na mga darling. Kasi happy na mag-end ang month. So hopefully makablog ako next talaga mga darling. Ayun mga guys, for now. Salamat talaga sa yung panonood mga darling. I'm so tired.
kanina nakatulog ako dito, ganun lang talaga. Naka-idlip ako ng 20 minutes lang mga Dars. So for now, I have to say bye-bye for now mga Dars. And I'll see you to my next vlog. God bless all mga Dars. Bye! Ha ha.